sa Universidad ng Pilipinas, iba't ibang tao at iba't ibang perspektibo ang iyong makakasalamuha. Ngunit, mayroong mga kakaunting tao na araw-araw nilang trabaho ang batiin ang mga iba't ibang tao na ito at paglingkuran sila buong araw. Ito ang ating mga tagapagbantay, ang mga security guard. Sa Virata School of Business, si Ate Nelia na ang pinakakilalang guard dahil siya ay palangiti, mabait, at handang tulungan lahat ng mga estudyante. Kilalanin pa natin si Ate Nelia at ang kanyang mundong ginagalawan. Nagsimula ako magbantay dito sa Virata School of Business since 2003 April yon, month of April. So until now, tuloy-tuloy pa ang pag ko dito sa hilig ko, parang siguro talaga dito ang mission ko as a guard, kasi sa hindi pumasok sa isipan ko na maging guardia, pero sabi ko siguro may kanya-kanya tayong obligation na binibigay si Lloyd, kasi dati nagturo ako sa preschool and then parang medyo hindi man okay, parang hindi ako masaya. So, nag-apply ako. So, pag-apply ko noong 1996 dito na guardia, dito sa UP Diliman, nag-start ako noong August 16, 1996. So, parang kinaya ko naman lahat-lahat. Parang na-enjoy na ako. Hanggang pinagpatuloy ko hanggang ngayon, doro-diretso ang serving ko from 1996, August 16 until now. So, parang sabi ko, ito siguro ng parang ito na ang mission ko. Tumulong ako sa komunidad. Parang komunidad naman kasi public service naman ito eh. Lahat-lahat ma-encounter ng mga buhay, gwardiya. Sa tingin, parang ang ganda ng trabaho, pero ang laki ng responsibilidad. Katulad sa akin, everyday na gising ko ay 4 a.m. kasi kailangan 5:30 na kami sa detail namin, naka-perma. Kasi yung duty ko dito 12 hours from 6 a.m. to 6 p.m. So, yan, everyday kinakaral ko yan, na kailangan hindi malay. Pagdating dito sa pwesto, kailangan kahit pagod ka, kahit may problema, kailangan smile, makisama sa mga tao. Araw-araw na mga tao pumapasok, sa mga estudyante, faculty, staff. Kailangan, kahit medyo may nararamdaman ka, carry-carry mo lang. So, yan ang obligation ng guardia. Kailangan keep smiling always. And then, kahit mayroon, siyempre, iba-ibang ugali ng mga estudyante, mga faculty, staff, kailangan pa rin pakisamahan mo sila hanggang makakaya. Kasi ang guardia, kailangan sobrang-sobrang pasensya, kasi yun ang namin trabaho. Kahit mapapagod ka, di may pakita na pagod ka. So, kung galit ka, hindi pakita na galit ka. So, kailangan pa rin caring mo lahat. So, yan ang trabaho ng guardia. Kailangan papag-aralan mo lahat ng mga ugali ng mga ima-encounter ng tao para wala masabi sa inyong trabaho. And then, as a working mother, syempre, parang sobrang doble ang aking oras. Pinabalansin ko, kailangan may oras ako sa pamilya ko, mas kailangan talaga on time din ako sa trabaho ko, makumpong ko ang kailangan ng trabaho ko. Yet, sa 12 oras, kailangan pinipray ko yan always pag gising ko na sana sa araw nito walang mangyari sa pwesto ko, sa pamilya ko, kasi ang hirap ng, kung tutuusin, ang tingin sa amin ng mga gwardiya ang gaan ng trabaho, pero sa 12 hours, ang laki ng responsable namin, kasi hindi natin alam may ruminoto, hindi natin malalam kung ruminoto, may mangyayari na insidente. So, habang nandito kami sa pwesto, talaga nakasalalay sa amin ang responsibilidad ng building, obligasyon ng
ano ng mga estudyante, faculty and staff, at saka visitor. Sa gwardiya, kung mahal kahit anong trabaho. So ako as a lady guard, pag mahal mo ang trabaho mo, kahit mahirap, kahit anong hectic sa time, gagawa ka rin paraan na ma-comply mo yung lahat. So kailangan din marunong ka rin makisama, kailangan ang pag-approach mo, ayusin mo. So para kailangan talagang walang masabi sa amin. Kasi sa tingin talaga ng ang guardia, diba, masabi, ay guardia ka lang. So alam mo, pag nakakarinig kami ng ganyan, ay guardia lang yan, parang ano lang, parang dinedegrade ba ang aming trabaho. Pero sa totoo lang, ang guardia ay may lisensya po kami. So kailangan talaga, nagdaan din kami ng mga training, lahat-lahat ng mga dapat ng obligasyon ng guardia. So tinuro din yun sa amin. Kaya kailangan din i-apply din namin para igalang ka rin. Ipakita mo na irespeto, para irespeto ka nila, ipakita mo sa pagkilos mo, pananalita mo, para as in masaya ako araw-araw kung pakikonversation sa tao. Sana naipakita ko man ang maayos kong paglilingkod, at sana magkaroon ng kooperasyon ang bawat estudyante sa akin. Salamat.